At meron pang ginagamit din ang sinasabi. Pag hindi kayo sumama dito, nag-file ng inyong data form dito, hindi kayo makakakuha ng benepisyo. Ng ayuda. Yung pananakot ng ayuda. From the LGU, if it is submitted to the LGU, kanino idadalhin yun mula doon sa opisina ng local government? Ganito po yung mga developments ngayon. Ano? When the field data form from the barangay is to be submitted, ang instruction po namin dito sa head office, sa central office ng NCEC is please submit it to the OSCA. To the OSCA, para lahat ng barangays or any association there will be coordinated by the OSCA, lahat sa OSCA lang, then OSCA will send it to us. But concerning talaga ang dami, medyo hindi po natin kayang encode it kasi dumadami po talaga yung mga paperwork ba? Yung mga paper na senior data form, field. Kaya nga sinasabi natin sa ating mga PDOs tsaka si Commissioner Rainer Mansilungan, example sa Clustered 1, ano? Nagpapatulong po tayo sa mga barangays o sa mga concern kung saan galing yon and sa LGU themselves na sana i-encode yon kasi medyo hindi po natin kayang encode yung lahat ng isang setting lang sa NCEC. Matatagalan po yung data profiling natin. Kasi by encoding alone, it doesn't take a month only. Di po ba? Kasi we're talking about 12 million. 12 million data forms. Field data forms. Di ba? So, nagpapatulong po tayo. Kaya ang gusto po natin, kung sakaling hindi man i-encode yun nila, o sige, i-submit namin nyo sa amin, dahil hahanap kami ng paraan na matutulungan kami na maging kodyan. That's why we're talking about getting OGTs from the schools na tutulong sa encoding process, but may corresponding requirement kasi po din eh. Wala po tayong area kung saan sila upo. Wala po tayong equipment such as computers and everything. Kaya po nagpapatulong tayo talaga sa mga agencies na may capacity and capability to do it and to help us. Kasi helping us, it doesn't mean na kami lang tinutulungan. We are helping the entire senior citizens of the country. Yes. It's not NCEC. It's the senior citizens themselves we are helping.